Hi guys, Bosina Motor here. Yeah. By the way, my name is Josh. Ako si Joshua. Ang mga kasama nyo ngayon sa Bosina Motor. So yeah, this is the Rato Esquire 250. So, sorry po kung medyo natagalan tayo sa pag-upload ng review. At sorry din kung medyo low quality yung video at low quality yung sound. Pero yun, sana naintindihan nyo ako. At anyway, let's take a look with the specs. So, tingnan natin yung specs niya. So, the engine said it's 250cc. So, pero in technical specs niya, nakalagay talaga is 220cc. So, hindi talaga siya purong 250cc. So, yan. And it's carbureted, has a 6-speed gearbox. Yeah. And it's oil cooled. Yun, makikita nyo may oil cooler dito. So yeah, that's the engine. And at the brakes, at the front, you got the double disc brake sa harapan. So, dalawa yung caliper, dalawa yung disc. So, ngayon, sa likod, we got the single disc brake. So, yeah, tingnan natin yun. So yeah, that's the disc brake at the rear. And rear suspension is, ang suspension niya is YSS na preload adjustable monoshock. So yeah, that's good. So kung alam niyo yung YSS, magandang brand yon ng shocks tsaka ng motorcycle accessories. So ganun din sa unahan, it's YSS inverted shock. So yun, medyo macho siya tingnan sa harapan kasi kuha nung inverted shocks. So yun, pogi siya. And now we will going to take a look at the tank. So the tank is 12 liters. So yun, there's the tank strip over here. So yun, so yan, pampadagdag pogi. So ang ganda rin. And your tank pad over here. So it's plastic actually. Itong tank pad niya, hindi siya metal. So it's okay. Yeah, okay naman yung quality ng plastic dito. So the seats is leather. So, yung pagka-leather niya, meron siyang texture na parang carbon fiber. Yeah. Ganda rin tingnan. So, yeah, it's a good quality seat. Di rin naman matigas, di rin naman siya ganong kalambot. Same as the suspension. So, ganun din yung characteristic ng suspension niya. Hindi rin siya ganong katigas, di rin siya ganong kalambot. So, it's good sa mga lubak dito sa atin sa metro. So, good din siya sa pang-araw-araw mong gamit. So, yun. And, yun, sa para sa nagtatanong, ay, wala siyang angkasan or wala siyang pillion seat. So, natatanggal po to actually. So, yeah, you will go to unscrew. So, yun, na-unscrew ko na, tinanggal ko na yung screw. So, pag tinanggal mo yan, yan, marireveal yung pillion seat. Pero, hindi siya ganong kalaki para angkasan. So, medyo magre-reklamo yung angkas mo. But anyway, still, maangkasan pa rin siya. It's good pa rin. So, yun. I have to mention the carburetor. So, nag-upgrade na rin ako ng carburador. It's a COSO 32mm flat side. So, before, naka-diaphragm type siya na 26 or 28mm. So, yun, parang ganun lang siya kalaki. Tapos, yun, medyo nagkaroon ng issue doon. But, however, I replace it. So, yan. Gumanda lalo yung performance ng bike. So, sorry kung medyo may maingay na motor sa labas. So, yun. It's now a COSO 32mm. Yan, COSO na siya. So, yun. Let's take a look sa kanyang gauge. So, usually, di ba, mga ganitong bike, is classic look yung mga nakalidan pa. So, ito kasi retro classic to. So, it means, so, it's a new classic. So, tingnan natin. Yeah, it's all digital. So, here, you got your speedometer and your fuel gauge. Yeah, there's the fuel gauge. There's the total odometer. If you press the button here at the side, you got your, yeah, your trip A. So, trip A lang meron siya, tsaka total odometer. Yan, meron din siyang battery meter, voltmeter, yeah. And gear indicator. So,
pagka sa gear 1 ka, wait, ay kumana. Kapatay ang engine eh. So, yun. Para may indicator gear siya dito. So, you got your RPM over here and your indicator lights. Yan. Tsaka, andito rin banda yung indicator headlight yan. Kung naka high beam ka na. So, yeah. Tas meron ditong iilaw pagka low fuel ka na. So, meron din siya nun. So, let's start this para makita nyo kung paano tumaas yung RPM gauge. Yan. Makita nyo, there's the RPM. So, yun. Yun yung RPM niya. So, let's turn it off again. So, yun lang yung comment ko sa kanya. Wala siyang kill switch dito. Ang meron sa kanya is yung hazard. So, yun. Sa safety feature, medyo, yun, mag-aalangan ka. Pero, however, you can live with it. So, kahit wala yun, okay lang naman. Pero, sana next time, magkaroon na nung kill switch dito. Kasi, di ba, usually, may mga kill switch dito. So, yun. The grips are okay. Maganda rin yung quality ng grips. It's sticky. And medyo soft. So, okay din siya. Comfortable din siyang hawakan. And the mirrors are good. It's chrome. So, maganda rin yung pagka-chrome. High quality rin ang quality niya. Magandang quality rin. And the mirror, yung ano niya, yung likod ng mirror is bakal. Hindi siya yung plastic. So, yun. Okay din naman yung lever grip yung sa brake. Pero dun sa clutch, ang comment ko yun, yeah, that's not good for me. Gumagalaw siya. Lakas ng play, oh. Pero you can replace that thing. Grips are okay. Yeah, the switches, the buttons, yun. Premium quality naman. Yeah, it's good. Oh, by the way, I replaced the handlebars na. So, Dati cafe racer type yung handlebars niya. I replace it to scramblers cause mas gusto ko yung upright position. So yun, there's your panel gauge. So yun. Now, let's take a look of the headlights. So yung headlight niya may DRL din. So yan. As you can see, yun, mukha siyang Ducati scrambler, di ba? Yeah, mukha talaga itong Ducati Scrambler if you see it in person, tsaka dito, di ba? See? So, yun. Ito nag-blur yung camera natin. Yan. Yun, makikita nyo, meron siyang halo light dito. So, it's DRL, daytime running light. So, yan, di ba? Pogi. So, LED na rin yung ano niya, indicator lights, except dun sa ano, sa main light mo, dun sa high beam and low beam mo. So, it's not LED. So, pailawin natin. Yan, yung indicator lights na. And may hazard siya. Yan. Yeah, it's very useful kasi may hazard. Yung ibang bikes kasi usually, di ba, walang hazard. So, ito meron to. Kung tatabi ka sa tabi ng kalsada, yun. Malalaman agad nung mga riders or mga kasunod mo na nakahinto ka or something happened. Di ba? Yan. That's good. And there's your light. Yan, it's not LED. Yan, high, low. So, di pa siya LED. Sa likod, it's LED na rin. Yan. As you can see, yeah, it's LED. Pati yung sa plate number niya, actually, yung ito, itong ilaw na to. LED na rin to. Magandang quality. And the brake light is LED na rin. See? Yeah, that's the rear light. Or your stop light. So, yon. This is the Rato Esquire 250. So, ano pa nga ba yung mga color scheme niya? Or ano yung mga iba't ibang color? So, yeah, we got the red one here. So, meron pa siyang kulay na iba tulad ng blue, the gray, and the maroon. So, yan, meron pa ata kung di nabanggit. Pero yun yung mga color niya. So, yeah, it's good. So, ang fuel consumption naman ito, pagka nagwalwal ka, naglalaro ng 21 kilometers per liter. And the worst that I got is 19 and 18. Depende sa situation kasi yung 18 may angkas ako nun. So, yun yung fuel consumption niya. Medyo, alam mo na, mag-aalangan ka. Kung di mo rin masabi kung tipid or ano. Pero kasi yung mga bikes ngayon, di ba? Na mga bagong labas, talagang nagta 30 kilometers per liter. Pero ito,
di mo na siguro hahabulin yung tipid kung ganito naman kaganda yung bike mo, di ba? But anyway, tipid pa rin yun. It's still tipid. Motor yan. So, yun yung fuel consumption niya. And the top speed, actually, di ko pa nakuha top speed niya. Because, alam mo naman kung gaano kasikip ang Metro Manila. So, pero sabi nila, it's 137, 135. Yun. Ganun naglalaro yung top speed niya. You know, hindi mo naman kailangan ng ano eh, ng power dito. Actually, if alam mo naman yung binili mong bike, well, hindi ka maghahanap ng power sa ganitong bike, actually. You know, more of the looks talaga yung ano, ibibigay ng bike na to sa'yo. So, yeah, it's good. So, yeah, as I mentioned kanina, nag-upgrade tayo ng inong koso. Yeah. Well, anyway, we will going to discuss this into another video. Kasi yung mga ginawa ko sa bike na to. So, may mga konting upgrades na rin tayo dito. So, yun. Medyo, alam mo na, kung gusto mong romancing racing, yan, I advise you to replace this thing. Kung gusto mong maramdaman talaga yung power niya. So, but, yeah, okay talaga siya eh. So, yeah, it's good. For 89,000 pesos, 90, actually, it's 90,000 pesos. Kasama na dun yung pinamasahe mo pang kain mo. But anyway, yeah, it's 89,000 pesos. Yeah. Naka 250cc ka na, inverted shocks, double disc brake, 'di ba? So, bang for the buck na rin 'to. So, yeah, it's a good bike actually. Maganda yung bike na 'to, sobra as in. So, hindi siya mukhang China, pero yeah, it's a China bike actually. Designed by Rodolfo Frascoli. If you know Rodolfo Frascoli, siya yung mong designer ng MB Agusta tsaka ng Ducati. Yan. Kaya siya medyo mukhang Ducati scrambler sa harapan. Kung may kita nyo. Pero sa tagiliran, medyo mukha rin naman siyang BMW R90. Diba? So, yun. Yeah, anyway, this is the Rato Esquire 250. So, lastly, painggan natin yung exhaust sound. So, sorry for the low quality sound. But ito yung sound niya talaga. So yun, hindi naman siya iskandalosong loud. So, medyo may ginawa na yung ano eh, yung kasa dito. So yun, di tulad nun, sobrang ingay nung nasa labas ng motor na yun. Yan. So, naka-indicator light pa pala tayo. So, yeah. So, yeah, this is the Rato Esquire 250. So, yan. Abangan nyo po ang part 2 review ng Rato Esquire 250. Yung mga mods na ginawa ko dito, yon. Yun po yung mapapanood nyo sa next video na paparating. So, yeah. If meron pa kayong question, just comment in the comment section below. And yun. Like and share this video for more reviews, more bike reviews, more motovlog. So, yun. Maano nyo rin. May kita nyo rin kung ano yung progress nitong motor na to. Kasi, yun, ina-upgrade ko rin siya. So, actually, 2 months na siya sa akin. Pero, yun, still good. By the way, this is Joshua of Bocina Moto. Bye, guys!